Welcome to Garage Fishkeeper TV. This is Russo on Facebook and welcome to YouTube channel. Naisipin lang po natin ibahagi yung ano natin, gagawin natin DIY sa LED light DIY. Meron ako na ispata na mga nakatambak sa ating garahe na pwede natin magamit yung materials. Katulad nitong, I think sa ano to, sa sasakyan, backlight ng sasakyan. Tambak lang yan. Gagawin din natin base yan, tapos meron tayong dalawang steel bar. Steel bar natin. Ngayon ang mga materials natin pwede gamitin na naisip ko. Nagamit tayo dito ng nagaring bakal. Meron tayong nagaring bakal. Tapos pwede rin kayo gumamit ng drill, electric drill. Pero siguro i-prepare ko na lang na soldering iron gun. Meter stick, may electrical tape tayo. Ito nakita ko din sa garahe, nakatambak lang din. Pwede natin siguro pakinabangan yan sa base ng gagamitin natin yung stand dito sa LED light. Tapos itong strip plastic, napaka-pakinabang nito. Mabibili nyo dito sa hardware. Mura lang to, sandaan. Maraming piraso na yan, marami na akong pinagamitan yan. Tapos, of course, meron tayong pencil tape pang-gurit. Makakailanganin din natin yung silicone. Gagamit tayo ng black kasi ang concept natin black. Of course, yung LED light natin. Ito, matagal na to. Hindi ko malaman kung ilang taon ko na binili to. Hindi siya matuloy-tuloy ngayon, naisipan ko. Siguro, epekto din nakakapanood ng mga YouTube channel natin. Na-inspired ako sa mga nag-YouTube. So this time, before na gagawin natin, nais kong ibahagi sa inyo o share tong gagawin natin. Maaaring magkaroon ng idea sa mga hindi pa nakakagawa ng mga DIY. Ito yung ano niya, 5 meters to. White light yan. Tapos meron din siyang adapter. Adapter niya, 12 volts. Sa online, makakabili rin kayo nito sa Shopee or hardware. Tapos gagamitan natin ng aluminum duct tape. Lalagay natin yan dito sa loob pag bibigitan natin ng LED light. Concept natin sa kulay ng base black, flat black na kulay, acrylic paint. Magamit kayo ng acrylic paint, 100% acrylic paint. Tapos maaari natin pakinabangan itong martillo, konting pokpok yan. So bago lahat, umpisa natin magpipintura tayo. Balik tayo guys. Okay. So this, ito mabibili natin ito sa hardware natin. 100 pesos lang po, acrylic spray. Kulay niya black para may iba-iba naman ang concept yung gagawin natin. So Garage Fishkeeper TV, kung napadaan lang kayo, just to consider to subscribe and click the bell notification. And please turn on your notification every time, so the next video that we're gonna upload, we can notify you and you can watch my video and you can share to your friends and your family. Ito, nakatambak rin lang to. So, naisip ko, maaaring pakinabangan. So, pwede naman kayong gumamit ng alternative like aluminum. Maganda yung aluminum. So, kulang tayo sa budget. Ito yung i-customize natin. Lalagarin natin siya mamaya. Hindi naman natin magagamit tayo dyan, pero totally na natin ang figura yan. Linis ko na rin niya kanina. Thank you.
Medyo may mga siwang-siwang sa manyan din. So, tira-tira kung bibigit yan. Pero, nakikita naman natin, okay naman. So, dudes, ilipan na natin. Napakita na po natin sa inyo. Tapos, ito, pumutol tayo ng apat na materialis natin na gagawin nating legs niya. Hindi ko na po na ipakita sa inyo sa video. So, wala naman tayong materialis na mga pang-ipit-ipit. So, hindi ko na pinakita. Ito po yan. Tapos, medyo tatabasan na natin ang koti dito sa may ilalim para medyo magkaroon siya ng angle. Tapos, ginuhitan ko na rin po yung pagbubutasan natin pagdidikitan natin. So, balik po ulit tayo. Magbubutas na po tayo dito ngayon para maikabit natin. Pero bago dyan, tatapasan muna natin lahat tong apat na yan bago ikabit dito. Okay, gamit po ng lagari. Pumurol yung talim ng lagari natin ganito. Kaya kumuha tayo sa, bumili tayo sa hardware. 60 pesos isang talim ng lagari. So para makontinue natin ang project natin. Okay, balik po ulit tayo. Medyo may failure tayo dahil yung tape niya na 3M later on na pagkalaman ko kaya pala hindi siya dumidikit, sumama dun sa pinaka cover niya ng 3M na plastic, so ididikit na lang natin to ng glue, pero ito magiging kalalabasan mga dudes. Yan ang kakalabasan ng LED light natin, DIY LED light pang aquarium. Ano lang to, bali lumalabas na ng 3 watts bawat isang metro, so 5 liters to, lumalabas siya ng 15 watts. So matitig pa rin, pero malakas siya. Kaya ang gagawin naman natin yun, habang naghihintay tayo na pinapatuyo natin yung ano natin, yung legs ng stand natin. Magbubutas tayo dito, tapos didikit natin ng glue yung mga parting hindi tumitigit dito. So balik ulit tayo. Garage Peacekeepers TV. This is my first vlog in YouTube channel. And then if you just pass by to watching this video, please consider to subscribe and click the bell. Turn on your notification every time. So if we upload next video coming, you can watch it. Maybe you can learn or you're gonna like the scenery or the concept of the video. It's all about peacekeeping habits and DIY and everything with my experience. So balik po ulit tayo. Guys, Peacekeeper TV. Pinutol yung wire natin para hindi na tayo magkakabit ulit. Yan. Konti pa. Pwede din naman drill, kaya lang ang iniisip ko kasi baka magbitak. So ito na lang ginamit natin. Okay naman to. Bilog lang siya. Thank you.
Dude, tingin mo nga. Mga dudes, dito sa Garage Fish Keeper. Kaya-kaya nga kayahin niya kahit na sinong mga hobbies, mga nag-restart. So ito, diretso na kagad to. AC. AC adapter. Ngayon, itong version ko, marami namang iba-ibang version. Meron din tayong module na LED light. Pwede rin kayong gumamit nun. So, because siguro sa mga next na video natin, next na vlog natin, yun ang gagamitin natin. But before that, once again, those people who just passed by here and watch this video, don't forget to subscribe, click the bell, so turn on your notification so every time that we have a new upload video coming, you can watch it dito sa Garage Fish Keeper TV YouTube channel, Luso, Facebook. So family and friends, thank you for watching my first vlog in Garage Fish Keeper TV YouTube channel. This is Nguso on Facebook, your friend Nguso in Facebook. And then please, if you just passed by to watch this video once again, consider to subscribe and click the bell and turn on your notification. And so when we have a next video coming, upload coming, you can watch it and you can share maybe for your friends or your family. And thank you so much once again. Special thanks from the group of my SRT group, Super Red Texas Philippines, First Class, and Targaryen FH, and Garage Fishkeeper TV. And then also we have the team of Fantasy Horn here in the Philippines, in Cavite. And mabuhay kayong lahat. Maraming salamat. Susunod, kita-kita po ulit tayo. Garage Fishkeeper TV. Nguso. Sign out.